Hello world, hello Philippines. My name is Maru Alonzo Jimenez and welcome to my vlog. So ngayon mga Mars, nakita niyo naman sa aking mga harapan ito. Diba? Wow! Hindi ko po alam kung anong Tagalog nito. Parang lemon po yata ito sa Ilocano Papyrus. Isang buo po siya, maliit na parang suha na maliit, parang something ganon. Inislice-slice na lang namin. Tapos, itong mangga na pinahirapan kami na sabsan kami na ganap, mga Mars, mga Mars, kasi hindi po season ng mangga ngayon, mga Mars. So, syempre, hindi rin mawawala itong suha, mga Mars. Ang ganda ng color niya. And together with the calamansi, kamyas, at ang aming mga sausawan is sukang Iloco, asin, bagoong, at saka ito, pangmalakasang suka, baka matapon, pangmalakasang sukang with native na sili, yung maliliit na super anghang, mga Mars, mga Mars. So, ang kakolab ko po ngayon, mga Mars, is si Miss Jean Pulenday. Let's welcome her in my channel, mga Mars, mga Pars. Please subscribe po kayo sa kanyang channel, mga Mars, mga Pars. Ano yung channel mo, Besh? Katropa Vlog po, yes. Please subscribe my YouTube channel, then click the notification bell for more updates. So yon mga Mars, Katropa. Katropa vlog. Katropa vlog, mga Mars. So yun, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga Mars, Katropa vlog. Tapos, syempre, hindi mawawala si Mr. Medrano. Diba? Syempre, as always naman, mga Mars, sa aking mga vlogs, kasama po natin siya, yung pinakapangit kong editor, mga Mars. Diba? Totoo ba? At syempre, meron pang isa ang aming senior citizen vlogger, Sir Henry Langgisan. Hello, wala po siyang upuan, kaya tatayo na lang siya. Siya po talaga yung security guard namin. Naka-uniform. Share-share na lang ng upuan, mataba ka kasi masyado, Mars. So yun mga Mars, let us start na our mukbang with a twist. Actually, hindi po siya mukbang. I don't know kung mukbang to, bahala na kung ang tawag dito. Pero bibigyan po namin ng twist tong mga to, tong mga kaganapan na to, mga Mars, mga Pars. So, let us start, mga Mars! Gora, push na! So, ganito po ang gagawin namin, mga Mars, mga Pars. Ano mga Mars, mga Pars? Pati ako matatanong. Ayun, so siya po yung ano namin, dahil siya yung pinakamatalino sa aming apat. Hindi ako magpapatalo. So, we'll be asking random questions. Okay, so, kunwari ako mauuna, magtatanong ako sa kanila. Tapos pag di nila nasagot, ang sausawa nila is yung pinakamaanghang. Either pinakamaanghang or yung bagoong. So, pure bagoong, asin, or sukang Iloco. Correct. Tapos, kakain sila ng isang, of course, kalamansi. Tapos pagkatapos ko, siya naman ang susunod. So, mamimili sila sa mga tatlo dyan kung ano yung gusto nilang kainin. So, kung itong kinain nila, tapos kinalamansihan pa, ano kaya magiging resulta? Hindi ba pwede ito lang kakainin? Huwag ka mo. Lahat na lang kakainin, tapos... Ah, pwede din naman. So, lahat na lang sa mga apat. So, kunwari ito yung una. Lahat, anim na lang, tapos... Ah, may kamyas ko pala. Lahat. Lahat eh? Yes. Like for example, tinanong ko kayo, hindi nyo nasagot, tapos kakainin mo ito, either itong iunahin mo or tas ano na, sunod-sunod na, tas hanggang dito sa kanya. Tsaka kung sino mag-Ilocano. Tas pag sino mag-Ilocano or at the same time pag hindi ka nakasagot, so aside from kakain ka ng ano, kakain ka ng ganito, kalamansi. Papaluin ang ulo. So yun mga Mars, dahil we are Ilocanos, tsaka sila ay mga itneg. Ilocano po talaga kami, kaya yun po yung isang challenge namin. Kung sinong magsalita ng Ilocano, siya ang magkakaroon ng prize na dito. Ang pasang moment, ganon. So yun. So let's start, leh.
Let us start that, mga Mars, mga Pars. So, ikaw, Miss? Yes! Baka nagulat, ma'am. So, umpisa na natin to, mga Mars. Tara na, gora push na. Ano bang tatanungin ko? Kanina ka pa, nagutom na ngayon. Ano ang orange? Kulay ba o prutas? Yun nga, orange nga. Ano ba yung orange, kulay or prutas? Prutas? Pwede naman yung orange, pwede maging prutas. Hindi dapat isa lang yung sagot, tapos i-justify mo. Pwede both? Di ba isa na lang yung both? O di ba? Hindi niyo isa nasagot. Lang yung sagot? Anong hindi? Sir, ano yung kulay? Ano yung orange? Ganun din yun, pareho. Yung question mo, sira ulo. Hindi, Mars. Sample lang yun. Kayo nang ba? Warm up pala. Okay, seryoso. Okay, game. Ito na lang. Ano ang capital ng Saudi Arabia? Riyadh! Oh, ikaw na. Hindi mali kasi alam niyo yung alam niyo yung sagot, dapat kasi isa-isahin na. Gaga kasi kayo paunahan pala. Ilocano. Angulo. Okay, ulit. Another. Ano ba, paunahan ba o ano? Hindi, kanya personal question sila, wala yung mga ganyan. Wala yung mga trivia, puro kami. Oh, so siya na lang mauuna. Ako na lang. Oh, siya na lang mauna. Ako na lang, mga Mars ang una. Tapos doon lang walang sasagot. Siyempre, ang unang tatanungin natin is, the birthday celebrant, di ba? Mga Mars, Mr. Medrano. So, ikaw, Mr. Medrano, siyempre, since birthday mo ngayon, instead na nagsiselebrate ka with your family, nandito ka ngayon, kasama kami at ito ang gagawin natin. Parang ito na yung magiging celebration mo at the same time. So, anong feeling mo? Okay lang ba? Well, at yung ano, alam naman natin lahat na tayo mga bakla ay very flexible. So, may time ako doon, may time ako dito. So, hindi pwedeng ganun. So, ibig sabihin, nahahati siya. So, like for example, kanina kagagaling ko lang sa bahay, kumain kami ng pamilya ko, and at this time, magmumukbang-mukbangan kami ng mga maaasim. So, ganun lang yon, mga Mars. So, kailangan mo lang maging flexible. Wow! Next question, ako ulit kay Miss. Kay Sir Henry na lang muna kasi mukhang tita niyo naman, mga Mars. Sir, virgin ka pa ba? Hindi na. Sorry ah. Nakailan ka na ba, sir? Pwedeng itanong mo sa buwan. Pwede na kabuti ng buwan. Eh. Actually, kaka-18 lang kasi ni sir, kaya baka hindi ano, di ba? Di ba nakita niyo sa last vlog ko? Sabi nga ni Jacqueline Jose, itanong mo sa buwan. Ang tanong mo sa buwan, parang suntok din sa buwan yon, mga Mars, mga Mars. So, ikaw naman, Miss Jean? Sabay kayo natin kumain. Oo nga. Kabang nagtatanungan tayo, diba? Kumakain tayo, diba? Kanina pa naging dito mga to. Ito naman yung sense nito. Kamayin ko na lang. Diba? May mga nanonood dyan, mga Mars. Ayan. Ganito ang pagkain ng suha. Kakalokang asim. Dali yung question. Yes, si your question. Jean, yung question ko kay Jean, parang, syempre, actually, hindi kami, kaming tatlo, hindi namin personal na talagang close si Jean. Kilala. So, ngayon, nagsama na kami para maiba naman. Kasi, for ito lang. Pero nung high school nakikita ko din siya. Yes, actually ngayon ko lang sila nakakasama. Tapos syempre yung kanyang mga past for the sake of these things, mga Mars. Ano? So yun, munti ko na rin siyang katatanungin kanina habang namuha kami ng suha kasi nakita namin yung kanyang disclaimer lang po, this is for entertainment purposes only, walang personalan, chikahan lang. Oh. Parang mema lang, mga Mars, mga Pars. May magawa. Yes, ano bang gusto nyo mga... Ano sa akin? Okay lang ba pag yung mga something personal?
donut. So yun, kasi yun, since nakita nga po namin kanina yung kanyang ex. Wow! So, pag nakikita mo ulit yung ex mo. Eh ngayon, sa ngayon kasi, parang natural na lang, hindi tulad ng dati na meron pa rin yung sakit na yung hurt. Oh! Yes. May sakit daw mga more. Ako po ay isang single mom. Yun, single mom po siya. Yung ex niya po, may anak po sila. So yun, ano yun? Yun lang, yung nararamdaman mo. Parang wala naman sa akin yun. Okay wala lang. Na. Okay parang you are used to it. Ganun. Parang... pass is pass. Move on. Yes, move on. Kung ayaw na sa'yo, edi huwag mo nang ipilit. Ano ba? Oh, alam mo na yun, Mars. Yes. Huwag mo na ipagpilitan ang sarili mo. Huwag mo ipagsiksikan. Kasi alam mo naman hindi ka payat, mataba ka. Ang sarap dito, Mars, kahit maasim. So, syempre, ang next na magkukwestiyon sa amin si Mr. Medrano na habang nagkumakain kami ng mga to. Ano ba yung mga pwede nating itanong ko, Mars? Patulong naman. So, bago tayo mag-a-ask ng question, kakain muna tayo. Ako mag-a-ask ng question sa kanila. Sige, sir, Henry muna. Ako, siguro kilala mo ko bilang isang stricto, and every, siguro makita mo naman ako sa school. Nag-andre ka ba sa akin? Yes, sir, choir. Ah, hindi, yung subject. Yung, yes, sir, yung computer? Hmm. Actually, mataas yung grade ko sa'yo, sir. Wow! Okay. Ngayon, ano yung nararamdaman mo ngayon? Siguro hindi mo na-explain na nandito ako. Mars, oh, yes, naiiya nga ako kanina, sir. Hindi, okay lang. Kasi usually ganyan ang mga, ano, mga impression nila sa akin. Pero ano yung ngayon yung nararamdaman mo? Ano yung... ano mo ngayon? Yung, kumbaga, anong impression mo ngayon? Ngayon na nakikita mo. Nakakasama mo siya ngayon. Nakakasama mo. Hindi, dati kasi natatakot ako kay Sir Henry. Ano kasi, masungit siya dati. No! Walang pansinan. Ito, at sabihin ko lang ha, excuse me. Si Sir Henry, kung hindi nyo kilala yung ugali niya, talagang ganon. Kasi yung bunganga ni Sir Henry minsan, talagang stricto. Stricto talaga. Diretso. Diretso. Walang keme. Walang patumpik-tumpik. Yung ano kasi, anong para sa kanya? Wala! Ikaw yung masagot. Para sa mo? Okay, bahala ka dyan. Nakakain na lang tayo, ikaw naman. Hindi ko hindi in-expect na si Sir Henry pupunta dito, tapos, oh wow, ngayon ko lang nakilala si Sir Henry na parang barkada lang yung touring ng sa diba. Estudyante kasi ako dati eh, kaya na-touch ako. Akala ko si Ate Marco lang yung pupunta. Ako sinunod lang silang kami. May pasok na siya. Ang asim. Pero masarap, in fairness. Ay, thank you, ah. Actually, paborito ko yung suha. Ay, yes, sir. Tsaka yung sampalo. May kinuha din namin yung maroon. O, trivia pala mga Mars. Pag nakikita nyo naman yung sampalo, tapos pag nakita nyo naman ito, oh, di ba? Wow! Parehas. Wow! Di ba? O, ikaw naman, magtanong. Hindi mo pa ako natatanong, sir. Ay, hindi pa ikaw mo natatanong. Oo, tanongin mo kami lahat. Ano? Masarap naman ito? Gutom na gutom, Mars? Gutom na gutom? Anong, kumbaga, among yung, di ba birthday mo ngayon sa... Ay, birthday ko pala, ako pala. Sa tagal mo na, ilan taong ka na? 18. Hindi, yung totoo. Ah, hindi ka na niniwala na 18 ako? No, hindi. Hindi, sa totoo lang mga Mars, ano ako, 25. Yun. So, 1/4 ng century. Dun sa 25 years na yun, ano yung pinaka na nangyari sa'yo? Yung pinaka magandang nangyari, pinaka masarap na nangyari sa'yo, at yung pinaka down na nangyari sa'yo? Ano ba yung pinaka masarap? Pag naaalala ko, meron akong nagkaroon ako ng Saudiya, Bahraini, Lebanese. Ganun ba yon? United Nations mga Mars? Pakpok ang peg! Hindi, joke lang. So, eto yon. Nahulog siya. Nahulog yung lighter, pati yung yosiko.
So, do I have a right to ask the question again, sir? Kasi nakalimutan ko. Yun nga, ano yung pinaka, ano, pinaka na nangyari sa'yo, yung pinaka masarap or pinaka magandang nangyari sa'yo in your 25 years? At ano rin naman yung pinaka hindi magandang nangyari, pinaka down na nangyari sa'yo in your 25 year experience sa buhay mo? Paano ko ba yung sasagutin? So, for me, on my side, yung pinakamasaya is yung pag may mga struggle kang na-overcome, napakasaya nun mga Mars. So, for example, it's part of growing up. So, pag like, for example, may na-face kang problem, tapos na solusyonan mo yon, so siguro yun na yung mga pinakamasayang mangyayari sa buhay mo. Kasi alam naman natin lahat sa especially sa lahat tayo, na magkakaroon ng mga ganung klaseng mga struggle sa buhay, hindi natin maiiwasan. Tapos, on the other day, pag na-overcome mo, ang saya-saya na ng mga Mars. So, yun yung, kumbaga, para sa akin, is definition ng happiness. Tapos, yung pinaka-down naman is... Ano ba yung pinaka-down? Ano mo? Wala, go lang, tuloy lang. Pinaka-masakit, pinaka-down, yung unang ako'y pinasukan. Charot! Joke lang. Ang pinaka-down is ganun din mga Mars. Pag may mga problema hindi mo nasusolusyonan, although may kasabihan na don't lose hope, may mga bagay talaga na hindi basta-basta nasusolusyonan. So yun ang pinaka-down para sa akin. Kasi on my 25 years of experience naman, wala akong na-face na maraming problema sa buhay na magbibigat. So iko-consider ko na lang na yung mga bagay-bagay na hindi ko masyadong nasolusyonan, although hindi siya ganun kabigat, parang yun na yung down ng buhay ko. Parang yun yung ups and down ng buhay ko. Di ba? Pang Miss Universe, ang buda ng mga nyo, di ba? Very scripted. Ay, yun yung scripted. Nahirapan nga ako sumagot. Hindi, what I mean is kasi ang ine-expect ko, love life ang sasabihin mo. Mas natural yung love life kasi... Hindi pa siya nagkaka-love life, sir. Ano ka ba? Bakit yung question? Bakit? Kaya yung lagi sumasagot. Kung lagi sumasagot. Wala pa siya mga sasagotin ko yan. In my 25 years of existence, I'm still single. Single na ako. Single ako mga Mars. And I'm proud of it. Ang pag-ibig sa buhay namin, ayun, ulitin ko ha, hindi lahat kasinungalingan, walang katotohanan. Kumbaga, meron lang gusto sa'yo, tapos pag nakuha na yung gusto, aalis na sa buhay mo at masasaktan ka. Peter! Parang ganun na rin. Ayun ko mag-drama. Pero ganun siya bang, mga Mars, kaya hindi ako nagka-love-love, takot ako masaktan. Yun ang katotohanan. Takot ang masaktan, ayoko masaktan. Mas gusto pang masuntok, mahamas. Okay yun, pag mahamas ka, mamaya wala na yan. Pero pag nasaktan ka sa puso. Pero di ba may kasabihan wala? Mars, na kapag nasasaktan ka, dun ka mas matututo ka. Yes. Naging matibay ka pa. The recipe of the past cannot be completed. The book cannot be completed without the recipe of the past. Parang ganun. Ano yan, magic? Ha, syempre, hindi syempre pa. Yun yung nagiging magic. Nagiging ano siya, ha? Narinig nyo ba na? Nakita. Ang sarap madapa, pag paulit-ulit mo siyang binabalikan, may mga cases na ganun kasi mga Mars, kasi dun tayo nagiging matatag at matibay. Parang ganun. Hindi ko rin namumukha sa'yo na, o yan ka, ganito ka. Kasi we... Ano yun yung katangahan mo? So in the end, matututo ka. Kasi parang alam mo yung katangahan mo. Ano ba kayo makahalata? Siya lang hindi nagkwento ng pass. Hindi, yun lang ang susunod na tanong. Okay. Ay, ako pala ang tatanungin. Bakit pass? Present pa. Future naman. Are you sure? Okay. Wala na magiging future yan. Hindi kasi, di ba, I mean, ang ganda ng ano ngayon, may issue ngayon na meron ang kumbaga, supportado ng, ano, meron sumusuporta ng civil union sa Facebook. Na kumbaga misinterpreted nga yung sinabi ni Pope. Pero, yes. Yung future, anong nakikita mong future nating mga katulad natin na mga LGBTQ member ng LGBTQ plus na dahil doon sa sinabi yun, ano yung nagiging future? Parang perception ko. Perception mo na
10 years from now na in yourself, sa sarili mo, or pwede mo rin sabihin in general. In general. Ano yung dito sa Pilipinas sa konteksto ng Pilipinas, hindi yung konteksto ng Europe kasi iba kasi yung konteksto nila ron, iba yung ano nila ron, iba yung kultura nila. Pero dito sa Pilipinas kasi parang ang gandang ang radical move ng masinabi ni Pope na bigyan ng proteksyon ang mga LGBTQ ng sa civil, sa konsepto ng civil. So parang ano naman yung anong reaction mo doon? Sa akin bilang isang miyembro ng kabaklaan or LGBTQI+, sir, parang pabor sa akin yun in the other hand kasi syempre parang ako kahit sino man siguro sa ating mga bakla or LGBTQI+ na miyembro nangangarap na parang someday soon or sooner or later makakilala tayo or either parang hindi ko mai-express kung ano, parang I'm proud na ma-recognize. Pero marami kasing disadvantages din yung mga ganun. Syempre, hindi natin hawak kung anong pwedeng mangyari bukas or ngayon kasi every minute, every hour may nagbabago at pwedeng magbago. Parang ganun. So, parang okay lang. Just anything goes. Siguro 10 years from now, I'm still gay. Diba? Yun ang hindi magbabago, mga mas. We are still gay. Correction. Bakla ka ako, bombo. Hindi kasi ang gandang pag-usapan yung ganun ngayon eh. Parang ano, napaka-exciting. Mm-hmm. Tapos yung nakakatuwa pa, dumadami ang BL series. Hello? Yes. Dumadami ang BL series sa Pinoy. Correct. Ah, it's Pinoy. Ngayon pa. Oo, nagkakaroon na ng Pinoy. Pero since napag-usapan din about LGBTQI+, parang yun, dahil nagkakaroon na ng mga ganong series, nagiging open na rin ang Pilipinas sa mga ganong relasyon at sitwasyon. Kasi reality din yun, reality talaga yun, nangyayari talaga yun, di ba, sir? Tama. Kaso nga lang, dito kasi sa atin sa Pilipinas, parang hindi natatanggap masyado. Oh. Parang masyadong... Maraming judgment at maraming... Masyadong hinuhusga. Oh. Pag nakakita ng gay men or gay-to-gay relationship, parang napapaano sila, parang ew, parang nadidiri or pera lang, parang ganun. Kasi in my case, sir, di ba alam mo yan? Kasi nagkaroon dito sa Ilocos Norte, nagkaroon dito sa Nueva Era especially, nagkaroon ako ng five years relationship, live-in relationship with a straight boy. Wow! Hiwalay kasi ngayon. Pero at least, kasi yung mga ganung relasyon, wala kasi hindi naman, no matter what gender you portray in life, as long as you love each other, parang ganon. Yeah. Diba? Love has no boundaries. Love has no gender, kuna. Yes, parang ganon. Pwede din yun. Actually, yun talaga yun. Ako yung mali. Pero pag-iisipin mo, pwede na din yun. So, tapos na, sir? Wala ka nang itatanong? Mm-hmm. So, siyempre, si kumaring... Ano? Gina man? Kahit ano, pwede mong itanong sa amin. Yes. Love life, don't worry. Okay. Di ba kayong mga gay? Wala ba talaga kayong balak mag-asawa? Ay, ano? Sino unahin mo? Siya na lang muna. Pwede namin sagutin tatlo yun. Kaganoon na lang, Sir Henry. Siya naman yung pinakapagkakalala sa akin. Sa yung question, ulit pa ulit yung question. Paulit ng question, hindi naman masyado naintindihan eh. Total, gay naman kay lahat. Oo. Wala ba talaga kayong balak mag-asawa? Atas yung tanong... Or, wala ba talaga kayong balak magkaanak? Yung question is for Sir Henry muna. Pa-shout out kay Ma'am Myra. Yes. Yung ganun. Actually, tinanong na sa akin niya, marami na nagtanong. Pero dahil sa ano, siguro sa edad ko na rin na ito. Kung itatanong mo yan, sa ngayon, kung sasabihin mong babae, no. Alam nila yan kung anong rason, wala akong balak na, kasi kahit yung kapatid ko, kahit tinatanong nila ako, may balak ka ba ng mag-asawa ng babae?
ayoko namang dami ng ano ng gulo ng buhay ko. Masyado nang marami. Marami na siya. Masyado nang magulo. Magulo, marami kang kasanin. Kung mag-aabulo ko siguro yung blood related sa akin, ayoko naman yung pipili lang ako ng ano, yung ano to, yung kukuha lang ako ng kung kanino. Kasi alam mo, iba pa rin yung kamag-anak mo. Wala tawag yun. Sa akin yata yun. May tumatawag, pero confidential mga Mars. Okay lang, okay. Yun, so wala akong ano. Excuse me, sagutin ko lang to. So syempre, ako na yung next. Ganun din yung question yes, mo sa akin. Yeah. Same ayun question. Mo. So ako, kung may balak ba akong mag-asawa, sa tingin ko wala. Mag-asawa man ako lalaki. Kasi babae ako eh, di ba? Laban lang mga Mars. Pero kung halimbawa siya press again, kung may balak ba akong mag-asawa ng babae, wala. Hindi kasi, karamihan ngayon, yung mga gay na ba? Wait lang, may kausap si sir. Ayan, so let's continue. So yun, kung ulit, as a gay, kung mag-aasawa ba ako ng babae or hindi? Sa tingin ko, hindi. So yung follow-up questions. Di ba yung questions ko? Yun nga, kung yun nga bilang isang bakla or isang miyembro ng LGBTQI+, kung may balak ba akong mag-asawa ng babae or wala? Wala, pero wala talaga akong balak na mag-asawa ng babae. At my age, I'm 40 years old now, wala na akong balak. Pero kung halimbawa lang, if given a chance, kung may magkakagustong babae, parang ang sa akin lang, ang perception ko lang sa buhay, gusto ko lang yung anak na lang, parang ganun. Parang yung nagmula talaga sa akin, parang ganun. Tapos after that, parang ganun, akin na yung bata or baby, parang ganun lang. Ganun lang ang bet ko, parang Mars. Pero, yung may-ari ng aficionado. Oo, parang si Joel Cruz. Parang ganun, pero siguro, lalo na ngayon sa millennial stage, sa mga millennial, siguro wala nang papayag ng ganun, mga Mars. Pero okay lang, marami din naman sigurong kahit wala akong anak or wala akong asawa. Kasi ang dami ko na rin obligasyon, mga Mars. Hindi ko na kailangan dagdagan ng aking obligasyon pa. Parang ganon. Nasigatan yung luha mo lang. So yun, mga Mars, nasagot ko. Was ko bet mag-jusawa ng girl. So yun, next. So same question. So I'm just 25 years old. Tapos kagaya nga nang na-mention ko kanina, yun yung weakness ko. Takot ako masaktan na umibig, especially sa kapwa ko na lalaki. Kasi ayoko masaktan at the end of the day. So, pag tinanong mo ako, pag sa babae, that's the biggest question also that I've been asking to myself. Kasi hindi ko pa din naman alam sa kung ano yung mangyayari sa future. So, wala pa kasiguraduhan. So, pwede naman. Pwedeng... So, tomboy ka. Hindi naman sa tomboy. So, may gender, ka pa. May gender, crisis ka pa. Pero, yun naman. So, alam naman po natin, kagaya nga ng controversial ngayon na si Tekla. So, ang kaalaman ng lahat is baklang-bakla siya. So, ayun, meron po siyang pamilya. Meron po siyang anak. So, why not, di ba? So, you cannot judge me. So, mamaya-maya, magugulat ka na lang. May nabuntis na pala ako. Sabi nga nila, don't joke judge lang. You don't understand. Yes. Hindi. Sa totoo lang, mahirap pang 50-50. Like, for example, 50% na oo, 50% na hindi. Mas marami yung percentage ng hindi. Kasi marami akong gustong mangyari sa buhay ko na... Hindi mo pa nagagawa. Hindi ko pa nagagawa at ayokong isali yung pag-aasawa sa muna. Kaya hindi ko yung iniisip. So marami akong gustong mangyari. Like for example, gusto ko po munang mag-put up ng business. Para sa akin bilang isang bakla, parang ang hirap kasing gawin yung hindi ka pa buo sa sarili mo. Kumbaga parang hindi ka pa intact or hindi ka pa parang stable, tapos kukuha ka ulit, pupulot ka ulit. Parang ganun feeling ko. Yun lang ang perception ko, disclaimer lang. Parang ganun, kukuha ka ulit ng isa pang problema
na idadamay mo ulit sa iyong problema, parang ganun. Sa akin, pag gusto kong mag-asawa, halimbawa lang, pag yung talagang alam ko na sa sarili ko na kaya ko nang buhayin yung magiging asawa ko at someday soon yung magiging anak ko, parang ganun, para at least hindi na rin siya hindi na rin sila mamamang problema sa buhay, sa buhay. In short, mag-aasawa ka na lang pag stable ka na. Like for example, parang ganun, yung hindi mo na problemahin kung saan ka kukuha ng pagkain. Oh, parang ganun. Yung kung baka, yung perception ko, bukas mo ng reference dyan yung pagkain. Correct, di ba? Gusto mong bili ng gusto mo. Yun yung mga perception kasi ng karamihan, hindi yung... Pero hindi naman... ang nangyayari kasi, kapag ganun yung perception, parang mahirapan na ako naman, hindi yung sa nagsasalita ako nang tapos kasi marami naman yung ano, pero as of now, at my age, siguro hindi na. Kasi gusto na yung, sa, yung energy ko, sa una sa health ko. Sa career. Tapos sa career ko, sa pagtuturo, sa... Siguro ipupurso ko na lang yung sa doctorate ko, yung doctorate ko. Tapos wow, mag-principal kung sakali makapasa. So for those, sorry sir, for those who doesn't know Sir Henry yet, he is a head teacher in Nueva Era National High School. Basta head teacher na yun. Pwedeng umirit? Total, ngayon lang din tayo magkakasama, no? Ngayon lang din ninyo ako makasama, nakasama. So, ano yung naging una yung impression sa akin? Ikaw. Another question. Yes! Ang balang. Sige, ikaw. Hindi, ano kasi, ako yung tipo ng taong mapag, ano, kumbaga, sa una, ano ba yung correct term nun? Parang mapag-observe yung term. Like, for example, observant. Hindi sa ganun yung term. Kumbaga, hindi naman sa pagiging plastic, ano? Kumbaga, makikipagsama ka sa tao. Like, for example, i-observe mo yung tao. Like, for example, nung pumunta ako ng Saudi, ibakla ako dito. Pagdating ko doon, bago ako bumuga na kung ano talaga yung ako. Ni-serviced. Nag-ano muna ako. Ni-reserve mo muna yung sarili mo kasi correct. Nagpanggap muna ako na, correct, na hindi ako ganun. Tapos after few days, na yung kasama ko pala, baklang bakla, ayun, bumuga na yung ate nyo. So ganun yun, ganun din yung sa akin. So ayun mga Mars, so ang dami na naming talak-talak. Nakakapagod na sa bunganga kasi kung tayo magpa kami. So ayan. Yan lang naman yung tatalak ng talak. Mag-ano na tayo, mag-focus na tayo sa pagkain ng mga... Maasim, sampalok, lemon, mangga, suha, calamansi, and kamyas. Siyempre, magtatawag na rin kami ng... Baka! Pasok, yes, mga baka! Kamsya na! Kamsya na! Kamsya! Mahal ko yun. Kainan na! Pwede naman... Okay, closing na. So, at kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe, mag-like, and hit the notification bell below para updated ka lagi sa aking mga vlogs. At huwag mo kakalimutan, mga Mars, mga Pars, pa-subscribe po sa YouTube channel ni nila. Yes, yes, sa mga nag-subscribe kay Ate Mar, punta na kayo sa akin. Subscribe din po kayo sa kanyang YouTube channel. Yes, Katropa Vlog po, subscribe nyo. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-click sa button bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos namin. So, Sir Henry, meron din akong YouTube channel. Henry lang isa. Kung gusto niyo manood ng mga music, at kung sakali may request kayo, isend nyo lang yung message. Comment down below. Comment down below. Pagtsagaan nyo na lang yung boses ko ron. Yes. Sa mga subscriber din niya, Sir Henry, punta na din sa'yo sa akin. So, syempre, don't forget to subscribe Mr. Medrano, his YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutan, mga Mars, mga Pals. Eric Medrano del Rosario po. Ayun. So, although hindi ako ganun ka-active ngayon kasi I'm supporting my friends, so my focus is with them. So siguro ipo-focus ko na lang yung sa akin pag may time. Yun. So yun mga Mars, at kung ikaw ay nag-enjoy dito sa vlog na to, sa video na to, please huwag kakalimutang
mag-like, tapos i-share, and comment down below kung ano ba ang masasabi nyo, at kung pwede rin kayong mag-comment kung ano yung pwede naming next na content or whatever, mga Mars. Tsaka shoutout po pala dun sa mga, nagpapa-shoutout dun sa mga kapitbahay ko sa Hilarmi, sa mga kabrad ko, Tao Gama, Tres Quillon, ng Hilarmi Community Chapter. Shoutout po sa inyong lahat, kay Sendong, sa lahat-lahat po. Yon, mga Mars, mga Pars. So, bye for now, mga Mars!